Kumustahin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa weekend at unang linggo ng Mayo. Makakapanayam po natin live si Patrick Del Mundo, weather specialist mula sa PAGASA. Magandang umaga sa iyo, Patrick. Yes, magandang umaga rin po, Ms. Paris. Mm-hmm. Una sa lahat, patapos na yung buwan ng Abril. May posible pa bang humabol na bagyo o low pressure area? Well, sa ngayon po, mababa na po yung chance na magkaroon tayo ng low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility since ilang araw na rin din po yung natitira sa atin. Although meron tayong mga namamata ng mga cloud clusters sa labas ng ating park. Mm-hmm. Pagpasok ng buwan ng Mayo, sa susunod na linggo, posible bang magkaroon na tayo ng bagyo? At ilan ba ang nakikita natin base sa projection ng PAGASA? Well, sa ngayon po, sa nakikita natin ay possible po na yung ITCC naman po yung maka-apekto dito sa bahagi ng Mindanao. Ito po ang Intertropical Convergence Zone, yung salubungan ng hangin mula sa Northern and Southern Hemisphere, kung saan maaari pa rin ito magdala ng mga pag-ulan sa Eastern Visayas at sa Mindanao bukas at sa mga susunod pang mga araw. Pero pagdating sa bagyo, wala pa tayong nakikita? Yes po, Ms. Marie. Sa ngayon po, wala po tayong nakikita possibility ng bagyo sa mga susunod mga araw. Ano naman ang inaasahan nating pinakamataas na heat index ngayong weekend at specifically dito sa Metro Manila at sa iba pang mga parte? Well, so far, kahapon po, yung pinakamataas natin ay nasa 44 degrees Celsius sa may Sambuanga, sa may Dipolog, Sambuanga del Norte, sa may Giwan Eastern Samar. And inaasahan naman po natin na ngayong araw, ay maaari naman tayo makaranas ng 42 degrees Celsius dito sa may bahagi ng Tayabas or ng Sangli Point sa may Cavite at dito rin sa may bahagi ng Dagupan City sa may Pangasinan. And by tomorrow, possible din yung nasa around 44 degrees Celsius sa may Dagupan po ulit sa may Pangasinan. Mm-hmm. Patrick, makikibalita na rin kami no, tungkol dun sa El Nino kasi ang sinasabi dati sa July pero meron na rin impormasyon na papasok na by May. Ano ba ang latest dito? Well, sa ngayon po yung sa ating El Nino Watch, possible po within the next 6 months and nasa 55% or more po yung possibility na magkaroon tayo ng El Nino. And sa nakikita po natin sa ngayon, possible po siya mangyari by June and July. Alright. Maraming salamat sa impormasyon binigay mo sa amin. Patrick Del Mundo, Weather Specialist mula sa PAGASA. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.